Welcome back, Erin! Welcome back to Erin TV, to Kindergarten, Module Serie. Nandito na tayo sa Quarter 3, Week 4. Ang mga lesson naman natin ngayon, ngayong linggo ito, ay tungkol naman sa mga iba't ibang uri ng linya, iba-ibang uri ng testura, iba-ibang bugis. Gagawa tayo ng mosaic. Mosaic. Pag-aalaran din natin ang watawat ng Pilipinas. Aalaran din natin ang letrang H. Ano nga ba ang iba't ibang uri ng linya? Iba may linyang papakurba, linyang patayo, linyang pahilis, pahiga. Ano nga ba ang iba't ibang uri ng testura? Iba may magaspang, malambot, matigas, at makinis. Ano nga ba ang iba't ibang uri ng hugis? Diba may bilog, may tatsudok, may parisukat, at parihaba. Ano naman ang iba't ibang kulay na makikita natin sa watawat ng Pilipinas? Merong asul, pula, dilaw, at puti. Tinatawagan silang paunahing kulay. Tara, simulan na natin ang ating module. Unang gawain, bilugan ang tamang sagot sa mga susunod na bilang. Unang bilang, linyang pakurba. Meron ditong linyang patayo, pahiga, pahilis, at pakurba. Bilugan natin ang pakurba. Sunod naman, alin daw ang hugis at sulok? Meron ditong tatsulok, bilog, parisukat, at parihaba. Bilugan natin ang tatsulok. Alin naman ang kulay na hinog? Na mangga. Meron ditong pula, dilaw, asul, at puti. Bilugan natin ang dilaw. Alin naman ang bagay na bagaspang? Meron ditong semento, mirror, salamin, salamin ang glass, at papel. Ang magaspang, syempre, ang semento. Bilugan na natin. At ang huli, alin daw ang bagay na malambot? Meron ditong puno, bulak, holen, at martilyo. Ang bilugan natin ay bulak, dahil yun ang malambot. Tapos na tayo sa unang gawain. Dito naman tayo sa sumunod. Pakatin ang iba't ibang uri ng linya. Gamit ang paunahing kulay. Ang unang bilang ay linyang patayo. Pakatin daw natin ng kulay pula. Ang sunod na linya naman ay linyang pahiga. Pakatin din daw ng kulay dilaw. Sunod na bilang ay linyang pahilis. Pakatin daw ng kulay asul o bukaw. At ang huling linya, pakurba. Pakatin din daw ng kulay dilaw. Tara, pakatin na natin. Ang iba't ibang uri ng linya. Pagtambalin ang pangalan ng linya sa anay, sa hanay A, sa larawan nito, sa hanay B. Unang bilang ay linyang patayo. Tambal natin sa linyang patayo, sa hanay B. Sunod na bilang ay linyang pahilis. Itambal natin sa pahilis, sa hanay B. Sunod na bilang ay linyang pakurba. Itambal natin sa linyang pakurba, sa hanay B. At ang huling bilang ay linyang pahiga. Itambal natin sa linyang pahiga, sa hanay B. Iba't ibang uri ng linya. Sunod na gawain, ipikit ang tali sa ibang ibang uri ng linya. Ang gagamitin natin tali ay sinulid. Ipikitan tayo ng iba't ibang kulay. Tara, magpikit tayo ng tali. Ibang uri ng linya. Kulay ng pula ang matitigas.
matigas na bagay at dilaw naman ang mga malalambot na bagay. Meron ditong hikaw, upuan, cotton balls, bulak, semento, punan, at halaman. Ang matigas na bagay na kukulayin ko ng pula, hikaw, upuan, semento, at halaman. At malambot naman na bagay na kukulayin ko ng dilaw, cotton balls, o bulak, at punan. Tama, kulay na natin! Ang teksturang matigas at malambot. Gumuhit ng tatlong larawan malalambot at matitigas na nag-uumpisa sa letrang H. Para sa mga bagay na malalambot, guguhit ako ng hotdog, hamon, at hito. Mga pagkain na malalambot. Doon naman sa mga bagay na matitigas, guguhit ako ng hikaw, halaman, at handanan. Hatdanan. Tara, guhit na tayo! Mga bagay na malalambot at matitigas na nagsisimula sa letrang H. Gupitin at idikit ang mga larawan ng mga malalambot at matitigas ayon sa tamang testura sa sagutang papel. Mayroon dito ang mga larawan ng upuan, racket, bulak, mesa, at t-shirt. Ang malalambot na bagay na tulad ng bulak at t-shirt ay ididikit natin dito sa malalambot na bagay sa unang hanay. At ang matitigas na bagay katulad ng upuan, racket, o raketa at mesa ay ididikit naman natin dito sa matitigas na bagay sa pangalawang hanay. Tara, gupit na tayo at magdikit! Mga bagay na malalambot at matitigas. Iguhit sa patlang ang dilog kung makinis at tatsulok naman kung magaspang. Unang bilang, buhangin. Ang guguhit natin ay tatsulok dahil magaspang. Sunod na larawan ay telebisyon. Ang guguhit natin ay bilog dahil makinis ang telebisyon. Sunod na larawan ay amplaya. Ang guguhit natin ay tatsulok dahil siya ay magaspang. Sunod na larawan ay dahon. Magaspang din yan kasi may landslide siya. Kira iguguhit natin ang tatsulok. Sunod naman ay baso. Siyempre makinis. Kira iguguhit natin ang bilog. At ang huli ay salamin. Diba makinis din ang salamin? Kira iguguhit natin ang bilog. Tapos na tayo sa makinis at magaspang. Kulay ng dilaw ang kotse sa kaliwa at dikitan ng binilog ng maliliit na papel sa kanan sa sagutang papel. Kukulay natin ito ng kulay dilaw. Itong kotse sa kaliwa at dikitan naman natin ang maliliit na papel dito sa kanan. Tara, gawin na natin! Magagaspang dito at limang makikinis dito sa unahan. Tara, gawin ko tayo! Ang ginuhit kong makikinis na bagay ay papel, telebisyon, baso, aklat at pinggan. Ang limang magagaspang na bagay naman
lihat buhangin palayan semento ista. Tapos tayo sa matinis at mabastang na mga bagay. Ang sulit naman ating gagawin ay tungkol sa kaunahing kulay. Kulay ng araw ng kulay, ilaw. Kulay pula naman ang kamatis. At kulay bukaw naman ang tubig dagat. Diba gagamit tayo ng kaunahing kulay na ilaw at pula at bukaw? Tara, kulayin na natin! Ang gagamitin natin ulit ang paunahing kulay, ilaw, bukaw, at saka pula. Tara, kulayin na natin ang ating matawag. Ang ating matawag na may paunahing kulay. Bumilas ng maliliit na art paper at idikit sa ibabaw ng bilang upang mabuo ang paper mosaic sa sagutang papel. Sabi bumilas, ang kuhulugan na yon ang pumunit. Hindi tayo gagamit ng gunti, pupunitin natin ang papel. Gamitin natin ang sobra natin art paper. Tara, punit-punitin na lahat ng art paper at idikit para sa ating mosaic. Bumilas tayo ng mga art paper na may mga napaunahing kulay. Ang bukong ng bahay ay lalagyan natin ng kulay bukaw o asul. Dahil wala kaming kulay asul, like green lang. Ang dingding naman ay kulay pula. At ang bintana at pintuan ay kulay dilaw. Tara, gawa na tayo ng paper mosaic. Kulay ng mga larawan na nag-uumpisa sa letrang H sa sagutang papel. Ang mga larawan na nandito, hipon, hugis, hito, hikaw, at pollen. Lahat ng iyan ay nagsisimula sa letrang H na may tunog na ha. Tara, kulay na natin ang mga larawan. Pagkahin ng limang beses ang letrang H. Tara, sulat tayo ng letrang H. Ang letrang H, ihulma ang tamang kulay ng clay sa loob ng bawat hugis dito sa sagutang papel. Ang mga hugis na nandito ay merong bilog, nalalagyan ng clay na pula, ilaw naman sa katsulok, asul sa parisulpat, ilaw sa parihaba, at pula ulit sa abon o obdong. Tara, magkulungan na tayo. Mayroon ako ditong clay. Kunin natin ng asul, ilaw, at pula. Gamit ang paunahing kulay. Tapos na po tayo sa ating module. Tapos na tayo guys sa ating module serye. Para sa linggong ito, marami tayong ibang natutunan ngayong linggong ito. Iba-ibang uri ng linya, iba-ibang uri ng testora, mga paunahing kulay, iba-ibang hugis. Natuto tayong gumawa ng mosaic, magkulay ng watawat ng Pilipinas, at magsulat ng letrang H. Dahil nagbalik-eskwela na tayong magkabata, gusto ko lang ipaalala sa ating lahat na pag-aaral tayong mabuti. Iwas-iwas ng konti sa pagtitiktok o anumang bagay
na makakaabala sa ating pag-aaral. Galingan natin guys sa school. At sana maging inspiration tayo sa ating kapwa at mga bata. Maraming salamat guys sa patuloy ng panonood. Good luck sa ating pag-aaral. Bye guys!